Naisip mo ba yung katotohanan na gusto ng Diyos na bigyan ka ng magagandang bagay? Nagduda ka na ba sa kabutihan niya? Gaya ng hindi niya pagsagot sa panalangin mo sa paraan na gusto mo? O kaya yung trabaho hinihingi mo ay hindi niya binigay? O kaya yung mahal mo sa buhay ay tuluyan ka ng iniwan? Alamin mo ang puso ng Diyos patungkol sa pagbibigay ng iyong kahilingan ngayon at magkaroon ng pag-asa habang nag-aantay sa mapagmahal nating Diyos. Meron kaming alagang aso, ang pangalan ay Pepper. Minsan kumakain kami ng bigo at iba pang kakanin. Panay ang lapit sa amin ni Pepper at makikita mo siya na nagmamakaawa. Nabigyan namin siya nung kinakain namin. Gusto siyang bigyan ng nanay ko ng bigo, pero sabi ko huwag kasi masisira ang tiyan niya. Mahal namin siya at gusto sana naming ibigay ang kanyang hiling, pero ito ay makakasama sa kanya. At ganun din naman ang ating Ama sa Langit na nagmamahal sa atin na sa tuwing may hinihingi tayo na hindi nakakabuti sa atin, ay hindi ito ibibigay ng Diyos. Maingat niyang pinipili ang mga bagay na ibibigay niya sa atin. Hindi dahil sa galit ang Diyos sa iyo, kung hindi mahal ka niya at ayaw kanyang mapahamak. Hindi dahil sa kuripot ang Diyos, kung hindi ayaw kanyang masaktan. Hindi dahil sa nakalimutan ka na ng Diyos, kung hindi inaalala niya ang magandang plano niya sa buhay mo na maaring masira kung ibibigay niya ang hinihiling mo. Sabi sa James 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Ang sabi ay lahat ng mabuti galing sa Diyos, hinding-hindi magbibigay ang Diyos na makakasama sa iyo. Ang ibibigay sa iyo ng Diyos ay ganap o perfect na kaloob. Ito ang best para sa iyo at ito ang magmamaximize ng potential na binigay sa iyo ng Diyos. Ito din ang best gift na aakma sa sitwasyon mo sa buhay, laman ng puso mo at babagay sa landas na pinadadaanan sa iyo ng Diyos. May isang batang lalaki na gagraduate ng college. Meron siyang hinahangaang sports car at dahil sa mayaman ng kanyang ama ay sinabi niya dito ang bukod tanging regalo na hinahangad niya sa kanyang graduation day. Simula noon ay palagi niyang inaabangan ng ama kung kailan ito magsasabi na bibilin na nila yung kotse na gusto niya. Pagsapit ng araw ng graduation ay tinawag siya ng ama at may inabot sa kanyang maliit na gift box. Inabot ng bata ang regalo. Kahit nga ito ay malungkot at disappointed sa nakitang regalo, pagbukas niya ay isang leather-bound na Bible at may nakasulat na pangalan niya sa cover. Pagalit niyang tinaas ang kanyang boses at sabi niya, sa dinami-dami ng pera mo, ito lang ang binigay mo sa akin, Bible. Padabog na lumabas ang bata at iniwan ng Bible. Maraming taon ang lumipas at naging successful din na negosyante ang bata at nagkaroon na din ng sariling pamilya. At na-realize niya na kailangan naman niyang dalawin yung kanyang ama na matanda na noon. Simula kasi nung graduation ay hindi na sila nakitang muli. Subalit bago pa sila magkita ay nakatanggap siya ng telegrama na patay na yung kanyang ama at may iniwan sa kanyang mana na dapat niyang asikasuhin. Na makarating siya sa kanilang bahay ay nakadama siya ng kalungkutan at pagsisisi. Hinanap niya yung mga gamit ng kanyang tatay at muli nakita niya yung Bible na binigay sa kanya noon. Pumatak ang luha niya nung binuksan niya ito at binasa. May nilinyahan ng kanyang tatay sa Matthew 7:11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Habang binabasa niya ito, ay may nalaglag na susi ng kotse sa likod ng Biblia at nakalagay ang pangalan ng tindahan kung saan ito makukuha. Nakalagay doon ang tindahan ng kotse na pinuntahan niya dati. Sa tag ng susi ay nakalagay din ang date ng graduation niya at nakalagay na ito ay bayad na ng buo. Gaano kadalas tayo nagtatampo sa Diyos dahil hindi natin natanggap ang regalo sa paraan na gusto natin. Kuminsan nagtatampo tayo sa Diyos dahil iba ang binigay niya sa ating trabaho kaysa sa hinihiling natin. O kaya hindi kumita yung negosyo na tinayo mo at sinisisi mo ang Diyos. Marami tayong ina-expect na gagawin ng Diyos sa atin pero mas madalas hindi ito yung nangyayari. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa kasi alam niya kung ano makakabuti sa iyo. Bago mag-verse 11 ng Matthew 7, ang sabi ng Panginoong Yesus, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung hihingi ka ng asawa ay hindi ka bibigyan ng Diyos na makakasama sa iyo. Kung hindi kayo nagkatuluyan ng boyfriend o girlfriend mo, ay huwag kang magtampo sa Diyos dahil alam niya kung ito ay ahas o makakasama sa iyo. Magtiwala ka na mayroong mas mabuti na inilalaan sa iyo ang iyong ama. Ang mabuti at perfect na regalo ay nanggagaling sa ama natin na lumikha ng tanglaw sa langit. Ang salitang ama ay isang picture ng isang tatay na nagmamahal sa kanyang anak na walang hangad na ikasasama nito.
Meron kaming isang kasama sa aming online Bible study. Sabi niya na talagang kulang ang tulog niya at hirap siya sa pagtatrabaho ngayon dahil nag-aalaga siya ng kanilang baby. At pag madaling araw ay laging nagigising ang kanyang anak at kailangan niyang asikasuhin ito at ibigay ang anumang kailangan. Kahit nahihirapan dahil sa puyat, ay masaya ang kaibigan ko na ito sa pag-aalaga ng kanyang anak dahil mahal niya ito. Mahal tayo ng Diyos gaya ng isang nagmamahal na ama sa anak. Ang katapatan ng ama ay makikita natin sa kanyang mga nilikha gaya ng mga tanglaw sa langit. Ang araw sa umaga at buwan at bituin naman sa gabi. Ang araw at buwan ay hindi humihinto sa kanilang paglitaw para sa ating kabutihan. Sa tuwing makikita mo ang walang palyang pagsikat ng araw, ay paalala sa atin ito na hindi papalya ang Diyos sa pagbigay ng mga bagay na makakabuti sa iyo. Maaring nagdududa ka dahil ang nangyari sa iyo ngayon ay parang hindi pagpapala ng Diyos. Lahat ng dumarating ay problema, kaya marahil ang Diyos ay hindi tapat. Ito ay kasinungalingan lamang ng Diablo. May sariling timing at pamamaraan ng Diyos sa pagsagot sa ating mga kahilingan. Balikan natin yung James 1:17. Ang sabi dito ay hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Our God is the same yesterday, today, and tomorrow. Ang ibig sabihin, kung tapat siya noon kila Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Joshua, David, mga apostol at mananampalataya niya, ay tapat pa din siya hanggang ngayon. Sa halip na magduda tayo sa Diyos, ay bilangin natin yung mga blessing na binigay na niya. Ang iyong buhay, pamilya, kaibigan, trabaho, bahay, kotse, bakasyon, pagkain, internet, load, cellphone, maliit o malaking bagay ay pagpasalamat natin sa Diyos dahil ito ay galing sa Kanya at makakabuti sa iyo kung gagamitin mo sa paraan na gusto niya. Ang isang perpektong regalo na binigay ng Diyos ay ang ating katawan. Kung ikukumpara ka sa isang computer o makina, ay walang makakapantay sa iyo sa disenyo, katumpakan at kapakinabangan. Isang halimbawa ang ating skeleton system. May 266 na buto ang katawan natin at ang kalahati nito ay nasa ating mga paa at kamay. Ang mga buto ay konektado sa isa't isa na mayroong flexibility. Walang robot na naimbento na kayang lumiko o pumihit ng gaya ng katawan natin. Ang pinakamatigas na muscle ng katawan natin ay ang ating puso na tumitibok na 100,000 times a day. Ito ay tumitimbang lamang ng kalahating kilo, subalit kaya niyang mag-pump ng dugo paikot sa 120 kilometers ng mga ugat natin. Kaya hindi nakakapagtaka na ang sabi sa Psalm 139:14, pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Sa tuwing magdududa ka sa Diyos, ay alalahanin mo na binigyan kanya ng mabuti at perpektong regalo. Huwag mong isipin ang mga nagsasabi sa iyo ng pangit at walang kwenta ka sapagkat napakahalaga mo sa Diyos. Ang kagandahan at halaga mo ay nakabase sa pagtingin ng Diyos sa iyo at hindi ng ibang tao. Kung na-bless ka sa video na ito, ay share mo din sa iba at huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. God bless!